Ngayon, magagawa ulit ako ng Shanghai. First, i-ano ko muna, i-mix ko muna itong meat. Yan. Tapos, ihahalo ko po yung ginadgad ko na carrots, yung onion po, saka garlic. Pinaghalo ko na po sila dito. So, ilalagay ko na po dito. Yan. Saka yung hinahaluan ko rin ng carrots para may vegetable po siya. Lalagyan ko siya ng konting asin. Tapos konting toyo. Maglalagay din po tayo ng toyo. Ay! Oh! Dami. Tapos paminta. Bechin. Isang kutsarang sugar. Haluin ko na po. Mamaya, lalagyan ko rin ng itlog. Isang itlog. Yan. Hindi ko na po lalagyan ng flour. Purong meat lang po ang ilalagay ko. I-mix maigi para maihalo yung lasa. Akong magbalot. Ngayon po, magbabalot na po ako ng Shanghai. Ganyan po. Tapos, babalutin po natin ng ganito.
Lagyan ko na ng mantika. Magpiprito na ako. Dapat low fire lang po ang ilagay nating apoy para hindi mabigla at hindi masunog po yung wrapper. Luto na po itong first batch ng niluto kong lumpia. Ayan, lalagay na po natin sa strainer para matanggal po, ma-drain po yung mantika. Ayan po, ayan, ang sarap na ng kulay. Tamang-tama lang po yung pagka-brown niya. Ilalagay ko na ulit yung second batch. Baliktarin natin ulit para maging pantay yung pagkaluto niya, yung pagka-brown niya, para hindi masunog yung wrapper at maganda ang pagkaluto. Yan, babaliktarin ko para maganda yung pagkaluto niya at saka yung meat sa loob dapat maluto rin ng maayos. Yung ibang luto na hahanguin na natin para hindi masunog, kailangan alalay lang po sa fire. Ayan, tapos na po lahat. Naluto na ang Shanghai natin.